Alright guys, so tuturo ko ngayon sa inyo kung paano tayo bibili ng Ultron, okay? Yung ULX token ng Ultron Foundation, no? So dito guys, napansin nyo, meron na akong laman sa ating UUSD, o kung tawag natin Ultron USDT. Okay, meron na akong $17 dito guys. So ito yung kanilang Ultron Swap, ultronswap.com. At least napansin nyo, so may zero Ultron pa ako dito guys. So ito yung mga options yan. So meron na tayong USDT na pambili natin ng Ultron. So ngayon pansin natin guys, tingnan natin kung magkano na yung Ultron ngayon. So ngayon ang Ultron, kung bibili ka ng isa, nasa 0.29 ang presyo. Okay, ito. 0.029. So, 0.30 close. So, gagawin natin, bili tayo habang mura pa. So, gamit ang ating USDT, so, bibili natin lahat ng 17 na to. So, i-max ko na lang yung 7.1. So, makakabili pa ako ng 7,500 na Ultron, guys. So, check natin kung magpa-process. So, meron siyang slippage, naka-default setup to. So, minimum receive is 500 plus. So, pwede na yan sa 7,000. So, this is my first time to swap yung Ultron sa kanilang swapping, no? So kanilang Ultron swap. Let's try. Let's buy. Okay? So swap na natin, guys. So 570. All right. So approve transaction, you need to approve. So make sure nakakonect yung wallet nyo MetaMask kasi hindi ka nakapag-transact pa rito sa mga cellphone mo. Make sure na gamit ka muna ng cellphone ng ano, no? Ng laptop. Yan, confirmation, connect, try natin kasi minax ko lang yung ano, yung ating USDT. Hindi ko pa alam kung ano yung mga deductions or na pwede niyang i-deduct dito. So habang mura pa yung Ultron, so bumili na ako ng spare kasi sa Mavi Global meron naman tayo diyang mabibili. Kaya lang nakalock siya. Ito open. So just in case na tumaas, pwede ako magbenta. So ilong advantage pag bibili ka rin sa exchange. Pero mas mura mo mabibili yung nasa exchange kasi ngayon is 0.01. Okay? Pero dito at almost times 3 na. Pero let's confirm. Then, yan, nagpa-process siya, is submitted, transaction submitted, and said, good. So, dapat makita na natin yung Ultron natin dito sa ating, uy, ang bilis, guys. Ang bilis. Dito na kagad, yung 570, yan na, oh. Ang bilis. So, dapat makita natin sa wallet natin yan. So, makita ko sa inyo yung wallet, ah. So, na ba yung wallet natin? O, nasan ba yung wallet ko? Nasaan na yung wallet? So, yan. So, nandiyan na yan, guys. So, yan. Pag binaliktad mo yan, meron na yan ngayon. May 570 Ultron na pag sinel mo, 16. Pag sinop mo yan, babalik na. So, ganun lang siya bumili, guys. Kaya lang, baka nabura ko lang yung wallet ko. Ito pala, ipipin ko siya. Yan. Yan. So, double check natin kung nandito na yung ating Ultron sa ating tinatawag na MetaMask. Okay? So, make sure nandiyan na siya. Okay. Tingnan natin. Uy, ba't remove? Pasaway, nagtago lang yung aking MetaMask, no? Ayun, got it. Alright! Meron na tayong 570 Ultron. Nasa asset na natin. Yan! Yan! Ang galing. So make sure ito yung mga network, no? So Ultron network, automatic nagko-connect naman siya. Pag kinonect mo, so meron akong network na Ethereum, Binance and Polygon. So makikita mo rin yan just in case. Ganito lang yan pinapalitan yung network, no? Halimbawa, kung Binance gusto mo makita, siya magpapalit siya sa Binance. Kung ano laman ng mga token mo diyan. Kung gusto mo makita is Polygon network yan. So ano laman ng Polygon network mo. But now, this is sa Ultron. Grabe. So malamang mag-ipon muna ako na mag-ipon netong Ultron na to. Okay. So hangga't hindi pa tumataas, okay? So maraming salamat at ang gawin natin ngayon ay make sure na collect tayo ng collect para dito sa ating Ultron hanggang mura pa kasi napakalaki ng potential ng presyo nito. Okay? Para sa aking pag-aaral, sa aking pag-aaral about sa price ng Ultron. So, yun lamang guys. At ito yung kung gusto nyo malaman kung paano naman magiging USDT, USD pala yung ano. So, ito yung gamit niyan, ang gamit niyan ng bridge. Ito yung gamit ko, itong bridge na to. Pero tuturo natin yan sa mga susunod nating video. So, maraming salamat. So, more prospering, more people to prosper. Mabuhay tayong lahat.